Mag-unbox tayo ngayon ng DJI Osmo Action 4. Ito yung box niya. So, titignan natin kung ano yung laman sa loob. Adventure Combo. Ganda ng packaging niya. Silyadong silyado. Isa na natin. So, ito nga pala, binili ko sa DJI sa SM2GB raw. Ayan, mga tabs niya. So, ang laman ng box. Accessories. Ano yung laman ng box? Meron siyang silica gel para sa moisture, USB cable. Magnetic clip. Battery charging kit. Lens hood, manuals, certificate, sticker, yan na, empty na siya. Second box, action cam. Case. Meron pa pala. Selfie stick. Yung lens hood, di muna natin bubuksan. Open natin ang protective case, no? Action 4. Meron din siya nakapaluod. Yung mga bolts niya para sa magnetic clip. Yung para sa helmet mount. Another magnetic clip. Iunahin natin yung camera. Open natin yung camera. Ganda ng packaging nila. Matibay ng mga plastic na ginamit. Ganda. Mukhang matibay. Ayan siya. So, tanggalin natin yung film. Protective film. Tapos, selfie stick. Ang premium na premium yung packaging nila. May mga tabs pa siya. Ah, hindi na pala siya natutwist. Hihilahin mo lang siya. Camera, selfie stick. Battery charger, case. So, open natin. Ayan, meron siyang tatlong battery. Nakita ko to, meron pala rin siyang SD card na slots dito, lagayan. Tapos yung case, USB charger, cable, magnetic clip, sa dalawang magnetic clip ang kasama. Tapos ito yung may adhesive tape na pwedeng ilagay sa helmet.
for moto vlogging. Then yung dalawang screw para sa mounting. So yan yung kasama ng lens hood Osmo Action for Adventure Combo. So ganda. Dito pala yung kabitan ng ano, magnetic clip. Ayan oh. Dumidikit talaga siya. Tapos kailangan yung DJI na logo nakaharap sa cam. Matibay. Matibay siya. Tapos pag i-release mo naman, pipindutin mo lang yung dalawang clip. Yun. Malakas yung magnet niya. Kahit na nakapindot ka na, hindi mo siya basta-basta. Kailangan may puwersa. Ito naman yung selfie stick. Nakakapanibago. Ito yung kasama ng Adventure Combo. Action cam, charging case, tatlong battery, protective case, helmet mount, Type-C cable for charging, saka data transfer sa mga footages, dalawang magnetic clip, dalawang bolt, saka selfie stick. Mahaba ito. Almost siguro nasa mga 1.5 meters. Saka yung lens hood. Yung lens hood nga pala nito, wala siyang glass. So open siya pagka ipinalit mo daw dun sa lens mismo, lens cover ng action cam. Yung detailed na review gagawin natin sa panibagong vlog yon. Meron pa isa, DJI mic. So ito naman ginagamit, pwedeng gamitin sa moto vlogging. Isang transmitter saka isang mic wireless. So ayun, pareho nung sa action cam, meron din sa mga manual pero wala siyang sticker. Meron siyang pouch. Kasama ay yung transmitter. Ayan. Tapos yung mic mismo. Kiniklip siya. Pwede to sa damit. Pwede din sa helmet. Ito yung pwedeng gamitin, lagay sa loob ng helmet. So yun ang kasama. Another kasama dito ay ang, hindi ko alam kung anong tawag dito,
So susulat ko na lang sa description para sa connection ng mic. Ito, hindi ko alam kung anong ano nito, pero kasama siguro dito sa may magnetic, ano, may kasama siyang magnet. Hindi ko matanggal yun. Malakas yung magnet niya, hindi siya basta-basta natatanggal. Tapos dalawang USB. Para dito sa receiver, transmitter pala. Slide mo lang siyang yun. Kakabit dito sa mic. So dalawa yun, meron siyang spare, meron din siyang kasamang cable na USB to type C, dalawang parang combination. Pwede to siguro sa charging tsaka sa mic. And then pinakahuli yung dead cat. Pinakabit dito. Meron siyang parang rubber na maliit. Sakto siya dito. Nagkakabit. Try natin. May slot pala siya. Makikita nyo yung slotted. So pagtatapatin nyo lang yung slot nya, tapos ito twist nyo. Ayan, maglalock na sya. Ayan na yun. So ayan, bale dalawang product yung kasama, yung in-unbox natin. Osmo Action 4 Adventure Combo saka DJI mic. Ito na lahat yun. So ayan, nakita nyo na kung ano yung mga kasama ng mga in-unbox natin. Try natin to para sa vlog, handheld, saka sa moto vlogging, gagamitin ko sa pagmumotor. Long term review, ipopost ko na lang din yung ano, yung mga footages pagka na-review na natin to. Actual review. Umpisa na ulit tayo. Biyahe-biyahe na ulit tayo. May mga suggestions kayo paano gamitin, paano magandang setup. So wala pa akong idea kasi bago lang ako naka-experience nito. Yung last na action cam na ginagamit ko is SJ cam, SJ6 Legend. Nagkaroon lang ako ng problema doon dahil yung memory card slot niya, ayaw niya nang mag-clip doon sa loob. So bumili na lang ako ng bago. Ito mukhang matibay naman to. So sa tingin ko magtatagal naman to. Ito na yung magiging main camera ko for vlogging. Tama-tama kasi to, binili ko siya kasi meron din akong DJI Mini 3 Pro na drone. So yung settings nila tsaka yung sa drone tsaka tong action cam, meron silang parehong settings. So hindi na ako mag-e-edit ng, hindi na ako mahihirapan pag-upload. Yun ang purpose ko kung bakit ito yung napili ko. Pareho silang DJI.
Tapos hindi rin naman ako magaling sa computer tsaka sa editing. So ang purpose ko dito is magamit siya, pagkuha ng footages, diretso upload na sa YouTube. Hindi kasi ako techie, hindi ako masyado marunong sa mga editing. Basic lang ang alam ko, hindi ako marunong mag-color grade. Nalilito ako dun sa mga proseso kasi mahaba yung proseso nun. So magpapaturo pa ako dun sa mga kakilala ko na nagba-vlog din. Pag-aaralan ko din kung paano mag-edit dun sa paggawa ng mga color grading, mga ganun. Basta makikita nyo na lang din kung ano yung magiging resulta ng mga videos na gagawin natin in the future. Sa susunod na mga vlog, siguro may mga adventure na tayong gagawin. Hindi lang pagmumotor, hindi lang sa mga scenic location. Basta marami pa. Halo-halo itong ginagawa ko sa YouTube. Meron ding fishing. So ito yung mga ginagawa ko, mga hobby ko. Tapos ina-upload ko sa YouTube para magkaroon din ng mga memories dun sa mga ginagawa natin. Salamat sa panonood. DJI Action 4, Osmo Action 4, saka DJI Mic. Thank you.